Po sa iyong hod. Sabay-sabay po natin bigasin, tayo masasaya. Magbibaya. Gusto sa kagalakan, sa kapapala, yawhu, habul, siwang, gaul, yaw, bushwa, ang gawaskay. Kaya tayo pong iyong ay talagang gustong-gustong nakapakikinig ng mga molyang guni. Yawhu, kaya kayo nangyayari. Amnam. Bakit ba kayo nandito ngayon? Di ba gusto niyong parangalan? Pwede wala kayo si Yahuhul. Sa nga ng mga kigul, Yahushua. Amnan po! Tutuloy po natin ang pagbabasa sa kanyang mga mulyahul sa Genesis. Chapter? Ano chapter po tayo? Oh, marami nang nagdadala ng ganito kalaking Biblia o mulyahul. Eh, meron may atang apat. Apat na sila. Kasama si Ruby Bass. Eh wala ya. Nandiyan na ba si Ruby Bass? Wala pa. Nagdadala na rin yun. Eh, meron dito dalawa sa harapan, tsaka doon sa bandang gitna. Talagang gustong-gusto nila magbasa. Hangam! Chapter? Ano chapter na ito? Tayo? 18. Chapter 18. Kita niyo po, chapter 18, yung kapanganakan ni Yahushua. Sa verse 1 po ng chapter 18, pinangako ang pagsilang ni Yahushua o Isaac. Napakita si Yahuhulihim kay Abraham sa Mamre sa may sagrado mga punong kahoy. Ngayon kainitan ng araw at nakupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano yung nakita siyang tatlong lalaki nakatayo. Ilan yun? Tatlong lalaki. Ayan ha? Sino kaya yung tatlong lalaki na yun na kumakatawan? Ating kapal. Tapirin. So, patakbo siyang sumalubong, imukod ng halos sayat sa lupa ang muka. At sinabi, Maor, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa dilim o sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy anin ang pagkain para manauli ang at kakayahan ninyo bago kayo manauli ang kakayahan ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kinagagalak ko kayong paglikuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon. Hodayaw. Ano yung Hodayaw? Salamat. Ikaw ang masusunod. Si Abraham ay nagdumadining pumasok sa tolda at sinabi kay Soroa, madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at kumuha ka ng tinapay. Gano'ng karami ba yung 30 libra na sinasabi? Yan, ilang libra? Labing 30 libra na harina. Katumbas yun lang ng ilang sako. May sako yun. May sako, arithmetic. Isang sako yun. May 25 lang ang isang kilo na isang sako harina sa panahon ngayon. Tama o tama? Oo, ganun yun. Kaya 30 pounds. Yun po ang katumbas ng isang sako harina. Ang dami nun, ano? At kung lalaki yung pakakainin, isang sako ang lulutuin. Tama na. Walang pagpaal sa'yo. At gumawa ka ng tinapay, bumili naman siya ng isang matapang guya sa ulungan at pinagluto ang isang alipin. Pinagluto sa isang alipin. Gumawa rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panawing kasama ang lutong karne. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panawing habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, kinanong nila si Abraham. Nasaan ang asawa mong si Soroa? Nandoon po sa tolda. Tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, babalikan sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko ay may anak na siya. Nakikinig naman noon si Soroa sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa yung kapwa matanda na at hindi na dinaranasan si Soroa. Napatawa ito ng lihim at ang wika. Ngayon, paramang aniglanta na
at daw siyang aking asawa? Saka pa ba kami magkakaanak? Bakit natawa si Soroa? At sinabi pa ngayong tumanda siya saka magkakaanak? Tanong ni Yahulhim, mayroong bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ani sa isang taon at pagbalik ko ay may anak na siya. Amen. Kahit yan di na dinadagnan, pwede ba? Amen. Kaya huwag kayong mawawala na pag-asa. Amen. Amen. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, pwede pa pala yun? Kahit wala na. Amen. Wala, imposible. Pag sinabi ni Yahul, all things is possible. Amen. Dahil sa takot, tumanggi si Soroa at ang wika. Hindi po ani tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkahila. Talagang tumawa ka. Amen. Amen. Kaya kayo mga tatawa doon sa ganyan bagay ng mga yaw adin ni Yahul. Kahit yawot posible sa kanya. Amen. Nang umalis ang tatlong lalaki, hiniatid sila ni Abraham sa labasan, umaw sila sa isang lugar na natanaw o natatanaw ang Sodoma. Sinabi ni Yahulhim, hindi ko dapat ilihin kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siya bilang maging tatay o maging tatay ng isang makapangyariang bansa. Yahol ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayong matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi pa ni Yahulhim, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma de Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroonani at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili si Yahulhim sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang yahod ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi pa ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala ani na hindi po ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon. Dahil kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Yahul, siyapat. At tungkol na si Yahulhim, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaunganin po ninyo aking kapangasan, wika ni Abraham. Wala po ani na karapatang magsalita sa inyo dahil alabok lamang ani. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin pa ba po ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon tungkol ni Yahulhim. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil 40 iyon tungkol sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Ang kulit ni Abraham. Amen. Pero hindi na kukulitan si Yahul. Matyaga si Yahul. Amen. Sobrang, labis, medyo nakatyagaan. Amen. Magtatanong pa ani, sabi ni Abraham, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Tinugon siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po muli ani, kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya ni Yahulhim.
sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang itatanong ko kung 10 na lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lusot dahil sa 10 iyon. Tugon ni Yahuwah. Pagkasabi ito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Magpapatuloy ko na tayo sa chapter 19. Ang labis na kasama ng mga lalaki sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, siya'y tumayo at sinalubong. Sila'y nagpapirma siya sa harapan ng mga anghel. Mga maor, wika niya, kayo po'y inaanyahan ko sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy na paglalakbay. Ngunit tumugon sila, salamat, udayaw, dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Ngunit sila'y pinilit niyang mabuti. Kaya sumama na rin sa wakas at itinaganda sila ni Lot ng masarap o may open na hapunan. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay, yawag ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo, sisipihan namin. Amyam. Ubod talaga na sama. Yun ang kanilang lumalabas, ano? Pati yung kanilang bibisita nilo, gustong sipingan. Samantalang lalaki ang tingin nila doon. Pero yung mga nagsipunta doon sa bahay nila ay mga lalaki din. Amnang. Lumabas si Lot at sinarap pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ani may dalawang anak na dalaga, sila na ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki ito. Mga panangunin ko sila at dapat ko sila ingatan. Ngunit sinigaw sila, huwag kang makialam, gayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ang aming gagawin? Tumabi ka kung hindi mo nais masaktan. At itinulak nila si Lot at inangkang wasakin ang pinto. Ngunit inaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulat nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makakita o hindi makita ng mga ito ang pinto. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali kang isama mong yahod ang inyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo dahil gugunawin namin ang lungsod na ito. Dinilig ni Yahuwah ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Amnam, wawasakin ang Sodoma. Kasama na rin ang Gomora. Pero hindi pa nababanggit yun na wawasakin. Pero kasamang wawasakin. Amnam, ay hindi-hindig at kapanapanati ang sering ito na ating binabasa. Amnam. Amnam. Ano, kaya, di ba, pagka binabasa ng buhay na buhay, talagang buhay na buhay din sa inyong puso, kung ano yung talagang kasaysayan ang nangyari nito. Ano, paano ang pag-ibig ni Yahuwah na kahit konti na lang ang matitira, hindi pa rin niya gagawin yung kanyang pagkulang o pagpuksa sa isang lugar. Ano, ngayon, doon naman tayo sa pagpapatuloy po natin yan yung mga kapanapanabik na babasahin ngayon. Pagpapatuloy po natin next week. True or false, full muna tayo. True or false. Tataas po ninyo yung inyong kamay. Pagkakaliwa? Pagkakanan? O tataas po para nakikita ko ano yung mga tugon ninyo. Amnan? Amnan. O sige, itong katanungan. True or false. Si Mulki Chowdong, ulitin ko po, natanong ko na nung nakaraan to, di ba? Si Mulki Chowdong ay hari ng Sodoma. True or false? Kaliwa o kanan? True or false?
Multi Chaudok, hari ng Sodoma. Bakit may nagtuturo? Paul, hindi siya hari ng Sodoma. Siya ay high priest. Hangnan? O, high priest siya. Hangnan, so alam niya na. Hindi po hindi sinabing multi, hari. Hari talaga yung pangalan niya. Pero high priest siya. Hangnan, pinakamataas na sa sacerdote ni Yawulong Panong na yun. Hangnan, pero ngayon, pinaka-multi-chautok natin ngayon ay si Multiul Yahushua. Isa pa, isa na lang. Hangnan, si Abraham, bagamat siya ay matanda na pinangako ang magkakaanak. True or false? True? Hmm? True. Hangnan. So, binibigay po sa inyo na mayroon na marabdol na pag-ibig mula kay Yahun. So, ang gawin, Yahushua, next guy, Amen. 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 Am